what's up guys? It's Friday pa lang ngayon. At ang araw natin ay April 5 guys. Yung ina-upload ko yung mahabang vlog, yung nagkwenta tayo ay uploading pa rin hanggang ngayon. Kasi halos 30 gig yung 30 gig yung file natin. Ayun o, still processing pa rin siya. At nagpe-prepare lang tayo kasi punta tayo ng Baliwag. At kasi Saturday at Sunday naman bukas, kaya yakit mo na rin sila Nita na Tintin doon. So samahan nyo lang kami, babiyahe lang kami ngayon. Prepare lang ako ng mga gamit, pati yung mga laptop ko dahil siyempre doon ako mag-work dahil Friday ngayon. Si Tintin 4 PM, kaka-uwi lang ngayon, hindi na ako yung nagsunod sa kanya. Tapos eto, prepare ko lang yung mga working laptop ko, dadaling ko. Kasi Friday, merong pa tayong trabaho mamayang gabi. Kaya ayun, samahan nyo lang ako. Ayun pala, hindi ko rin pala na-update nung nakaraan. Okay na yung panggilid ni Hotdog. Kasi di ba nung galing na yung motor trade sa Honda Prestige, ang mahal naman ng palito sa panggilid, parang 880. Tapos dun sa pinagpagawa natin kay Kuya Levy is 200 lang guys. Tapos nag-skip na lang tayo ng 50 pesos kasi nga para maging suki niya tayo, babalik-balik tayo sa kanya. Okay na okay doon kay Kuya Levy. Refer lang sa akin ng mga tropa kay Kuya Levy, dito lang to sa may Primark. Wala na yung dragging, spot na naman siya. Madumi nga kanina. At 1-2 na rin kasi yung tinakbo na ito. Kaya pinakita ko sa akin kanina pagbukas ng panggilid. Ayun, madumi nga. Today, papakarwash muna tayo. Tapos after pala nun, syempre nagpalinis tayo ng motor natin. Kasi nung nag-DRT tayo, hindi pa tayo napagpalinis. So syempre putik-putik din na natin, diba? Tapos yun, nasa baba lang, nasa garahe lang. Hindi ko nilalabas kasi nga baka umulan. Tapos ano ba? Ayun, prepare na ako ng gamit. Tapos biyahe kami pa Baliwag. Let's go guys, maraming salamat. Naka-prepare na tayo. Tapos update ko kayo ngayon dito sa ano, nanotank natin. Doon sa nakaraang video yung nagkwento tayo, 'di ba nag-refill tayo, pero sobrang tagal na rin noon. Kaya eto, hindi pa tayo nakapag-refill magmula noon. Ito na yung update. Sa eto, no filter na to kasi hindi na gumagana. Ay hindi, wala na ring aerator to. Pares naman no filter to, pero eto nilagyan ko lang ng aerator. Pero pwede ko na rin tanggalin siguro yung aerator nitong dalawa kasi ito wala na nga eh. At re-refill lang tayo ng tubig bago tayo umalis. Tapos siguro mamaya mapasilip ko lang siguro yung 100 gallons natin kasi kaka-water change ko lang nun, di ba? Haba na rin ang mga halaman dito guys. Nung tinanim natin, noon pa, nung nagtanim tayo dito, nagdagdag tayo. Nakatupi na yung mga halaman kasi nga sobrang baba na ng water level nito. Kaya tumutupi sila. Sakto pala isang pichel dito. Kuha pa tayo sa baba mamaya para dun sa kabila naman. Yan yeah, guys, makakabalik din tayo dito sa pag-ano natin, sa pag-aquarium natin. Sana makabalik tayo. Pero syempre, update ko pa rin naman kayo dito. Yun nga lang, hindi tayo makakabuo ng mga aquarium. Ng mga bagong build natin, hindi tayo makakabuo. Ito, ganito lang yung mangyayari, update lang. Tapos sa baba, ganun din. Puro update lang yung mangyayari sa atin ngayon. Kaya sana, after yung papanood yung video natin, ng kwento natin, sana supportahan nyo pa rin ako ah. Pero hindi ako umaasa na masusuportahan nyo pa rin ako. Siguro maraming mag-unsub sa atin after nung mga kwento natin na sinabi ko na mag-galaylo muna tayo sa pag-aquarium. So, ayun, hindi ka kayo mapipilit kung gusto mo talaga umalis. Wala man tayo magagawa doon, di ba? Alam, pilitin ko kayo dito. Kaya, ayun, sa pag-i-stay, maraming salamat at na-appreciate ko kayo sa pagpatuloy na suporta nyo kay Daddy Han. Sa mga anak ko dyan. Kasi nga, Daddy nga, Daddy Han eh. So, parang anak na rin, ganun. So yun, nalagyan ko na to. Siguro okay na yung water level na yan. Yung kabila naman, kuha mo na tayo ng tubig ulit sa baba. Okay guys, second pitchel natin. Para sa kabila naman, dun sa mga ano natin, puro Anubias. At dahan-dahan lang tayo. Ito guys, yung isa natin, no. Super clear na yan guys. Napaka clear na ng tubig. Pati yung mga Anubias natin dito. Ayan, yung isang kamay kasi pinangsasaling ko, yung isang hawak ko sa GoPro eh. Hindi ko man regular napapakain itong mga to. Kaya medyo mabagal yung paglaki nila. Kaya mamaya, bago tayo umalis, ay papakainin natin. Pati yung mga guppy sa baba, papakainin natin. Yung 20 gallons, wala, hindi ko pa rin nasikaso guys. At pag nagkaroon tayo ng time, mag-update tayo doon. At lilinisin ko rin yung 20 gallons natin. So far, 100 gallons pa lang talaga yung nasikaso natin doon sa garahe natin. Ayan, okay na siguro yan. Pantay na yung dalawa natin. All goods. Tapos, mamaya, pagbaba natin, update ko naman kayo doon sa 100 gallons natin. Ito nga pala guys yung ginagamit kong binili natin doon sa motor. Ay, motor ni Juan. Binili ko kay motor ni Juan sa One Moto Avenue.
Gili na circuit yata, pagkatanda ko. Tapos eto, bumili tayo ng helmet mount natin. Ginamit ko na to nung nag-DRT tayo kasi nga, diba, gabi yun. Kaya hindi rin makita yung view. Pero ito na yung ginamit natin doon na Telesyn brand na helmet mount para sa GoPro natin. So ayan, circuit na dual visor. Tapos clear yung ginagamit natin kasi malabo yung mata ko eh. So, double XL yung size pala na ito. Ewan ko kung bakit double XL eh. Ayan, pakita ko din pala yung free jacket. Na nag-video tayo, gamit ko to eh. Ayan o. Ayan, may nakalagay na Juan. Tapos eto, ginamit ko rin, first time ko rin gamitin nung nag-DRT kami, T-Buy motorcycle bag. Ito ginamit ko is leg bag ata tawag dito, yung nakasukbit sa bewang tapos nakalaylay to sa legs. Ito yung ginamit ko kasi mas trip ko to kasi yung backpack or yung chest dito kasi prone sa ano, sa pawis ng init pag naka chest bag ka or naka backpack. Ang init, papawisan ka talaga. Kaya mas pinili ko yung ganitong leg bag, mas okay sa akin. Mas accessible yung mga barya, yung mga lisensya, yung mga wallet, cellphone, kaya sabi ko mag-leg bag ako para mas convenient sa akin. Ayun. Yun lang naman yung mga updates sa ating kaganapan nung mga nawala tayo. Kaya let's go, baba tayo. Pakita ko sa inyo. At ito guys, pakita ko sa inyo ngayon yung mga aquarium natin bago tayo umalis. So ito yung mga baby natin, may mga kumukulay na rin. Ayan o, may mga nagsikulayan na. Tapos ito rin, may mga bagong baby yata, hindi ko napapansin eh. Ayan, pati dito, kaya may mga kumulay na rin. May mga kumulay na rin dito sa kabila. At ganun din dito. Ayan o, may mga kulay na yung ibang mga baby dito. Tapos ito, ito, haba na naman ng mga halaman, no. Kakatrim ko lang nito last week eh. Ayan, no. Siguro yung trim ko dito hanggang dito yan. Tignan nyo, haba na naman. Tapos nilipat ko yung mga iba dito. Pati doon. Yes po, nagpa-carwash ako motor eh. Tapos ito yung 100 gallons natin. All goods na. Pero nabawasan tayo ng isang Golden Severum na malaki, na ganyan, no. Kasabay nung mga ano. Hindi pala kasabay. Nauna yung mga Geopagus. Pero may Geopagus pang natitira dito, Sir Eros. Ayan o, yung malaki natin. Meron pa natitira. Tapos, silver dollar ata meron din na namatay. War natin, ayan, nandito pa. Yung chocolate cichlid, nandito pa. Pati yung mga ibang severum natin. Green severum, liberifer, nandito pa naman. Tapos, ayan. Tapos, sabi ko ngayon, tatlong barbs na malalaki natin. Yung apat is namatay. Kaya ito, yung golden severum na isa natin, tatlong, apat na malalaki kasi ito eh, na golden. Tapos si 1, 2, 3 andito. Ayan, yung tatlong breed natin na Severum andito pa sila. Kaya ngayon, tatlo na lang itong malalaking golden natin kasi namatay nga yung isa. Hindi ko alam kung bakit, pero ayan, hindi ko alam eh. Nabuli, pero malabo eh. Tapos ito, 75 natin, wala na rin laman to kasi dinala ko sa baliwag yung mga laman nito. Kaya pasensya na ano, kiyan. At bigla lang din talagang, umuwi ako doon is nilipat ko na, dinala ko na yung mga laman natin kasi baka ma-deads pa dito yung mga ano, mga African cichlids natin. Tapos dito sila Lily, Mimi and Teco, pinapakain pa rin naman natin, pati yung mga barbs natin ay eto pa rin sila. Ayan o, yung mga tiger barbs natin. Tapos ayun, yung sa dulo yung binigay din sa atin ni Sir Toffee Pesimo, nandito pa rin sila. Ayan, ayan o, canister natin nga dito, hindi na gumagana o. Pero sige, pag-uwi natin ayusin natin to kasi. Pero patayin ko na muna siguro to. Ayan, hindi na gumagana yung canister natin sa turtle. Okay lang yan. Kasi may sponge filter naman tayo dun sa dulo eh. So all goods. Eto. Halos kalahati na yung 20 gallons natin. Anak ng topo ah. Parang ano na to. Parang pand na yung 20 gallons natin. Eto kasi hindi ko matanggal-tanggal to eh. Kaya pag nag-water change tayo, tatry ko nga tanggalin to. Ayan, napakadumi yun. Napakadumi. Ayan no. At wala nang kalina. Ayan, may green hair algae tayo. Ayan. So okay lang yan, benefits, may benefits din naman sa mga isda natin yan. Yung mga red amber natin, pati yung mga, ano ba to, red amber tsaka, kalimutan ko na to, red platy natin, all goods pa naman sila. Tapos ito, walang ilaw, kasi nga nasira na, ay yung dito pala, sa neon tetras natin nasira na yung ilaw. Kaya yung ilaw dito sa taas natin, ay nilipat ko muna dito sa mga neon natin. Ito, mga molly, tapos ito yung mga neon natin.
Ayan, yung mga Molly natin, tsaka Neo, nandito sila. At kailangan na rin itong refill ng tubig. Tapos dito yung mga blue cobalt natin. Eto. At ayun, nakapal na rin ng mga halaman sa likod. At ito, may baby. Pero alam ko, matagal na yung baby na to eh. Ayan. Ayan, tingnan nyo naman yung tanks. Ito yung tsura guys, nang walang maintenance. Ayan, tingnan nyo, kapal na algae na ito. At ayan, eh wala. Hindi pa rin napag-maintenance eh. Pero iisa-isahin natin yan, abangan nyo. So, ayan. At next video natin siguro is babahin na tayo. Let's go guys. Ayan, so what's up guys? On the way na kami ngayon sa Baliwag. At kasama ko si Nathan, nasa likod si Tintin. So, nag-evento kami kanina. At sabi ko sa kanya, si Nathan kasi fan ng ano to eh, 7-Eleven. Kaya sabi ko sa kanya, mapakalala ko naman sa kanya yung ano, yung Family Mart. Kasi di ba guys, kung familiar kayo doon, meron tong ano eh, yung iniinom ko rin dati nung nasa Technohub pa ako, kasi doon ako nag-work dati sa Technohub, di ba? After ko mag-Eastwood, nag-Technohub ako dyan sa Michael pa. After ko sa Eastwood ay next na company ko naman dyan banda sa may ano, Technohub sa Philcoa. Eh merong Family Mart doon. Matatandaan nyo meron doon ano guys, di ba? Milo Shake. Kaya sabi ko kay Nathan, papatry ko sa kanya yung Milo Shake. Tapos masarap din itong guys yung chicken, di ba? Pa-comment naman dyan, pa-comment dyan guys kung favorite nyo din yung ano. Paro! Chicken and gravy! Opo, nagpa-vlog ako eh! Kung familiar kayo ito sa chicken ng Alpha Mart, pa-comment naman dyan. Di ba ang sarap ng chicken doon yung Uncle John's na chicken ng ano ng Family Mart. Paborito ko rin yung dati. Kaya nung nasa Technohub pa ako, parang magkakapakpak na kami dahil puro Uncle John's yung kinakain namin na chicken. Tapos, eto guys, si Nathan din kasi fanboy to ng ano eh, ng siomay. Then eto guys, ang top 1 niya na siomay ay Henlin. Tapos top 2 niya ay yung Novatown banda rito sa amin. Tapos top 3 niya, Chowking. Tapos top 4 niya, sabi ko sa kanya, di mo alam nung bata pa si daddy, bumibili ako ng mga dirty siomay. Yung naka-sidecar, di ba guys? Tapos yung lagay niya ng toyo is mga ano, pinaglumaang bote ng ano, ng patis, toyo o suka. Yung ganun yung lagay nila. Tapos, tawag nga nila doon, di ba yun yung ano, siomay na karton. Tapos, eh nakakita ko dito sa ano, sa amin banda na meron nag-iikot-ikot man. Kasi malapit lang dun sa kumpare ko yung gawaan nun eh. So, sabi ko sa kanya, sa mga susunod na araw, papatingin ko sa yung dirty siomay na kinakain dati ni daddy nung high school. Tapos pinatingin ko sa kanya. Ayun, hindi naman sumakit ang tiyan niya. Matibay din yung tiyan nito eh. Naka 60 pesos yata kami dalawa dun sa dirt pa. Ay, opo. Naka 60 pesos yata kami na dirty siomay, dalawa kami. Kaya, ayan, pinatikim ko sa kanya. Kaya, ito kasi, ano, pag lalabas kami, laging gusto Jollibee, McDo, di ba? Kaya gusto sa ipatry yung tumikim ng iba para hindi lang, siyempre, ma-explored man niya yung mga pagkain, di ba? Kaya nung, ito, nung nakaraan din, gusto niya McDo. Eh, yung McDo may katabing Mang Inasal. Pinatikim ko sa kanya ngayon yung chicken ng Mang Inasal na mayroong, ano, chicken oil. Ayun, sarap na sarap. Tapos yung sinigang na soup nila, di ba? Sabi ko sa akin, i-explore na yung mga pagkain. Eh, laging puro McDo, Jollibee, KFC. Kaya, ano, wala lang. Share ko lang yung ano namin. Yung mga bonding namin. Daddy. Pa? Laging na lang ito. Yes. Opo nga, ayun pala guys, oh. Si Got Coffee. Yung tiyatambay natin dati, nagsarado na rin kasi binlog ko yata. Tapos ito guys, bago update din si Aquafilia na binibilan natin, isarado na rin. Kaya nakakalungkot, wala na akong mabibilan talaga dito sa North Caloocan. Pa-comment naman dyan guys kung meron kayong alam sa North Caloocan na nagbebenta. Kaya ayun, wala na yung mabibilan dito sa North Caloocan, nagsarado na yung mga binablog natin. Malas yata tayo, lahat ng binablog ko nagsasarado eh. Yung gym sana magbagsara, diba nagbag yun tayo dito sana? Dito banda yung gym dito. Pag yun nagsara, wala, malas talaga pag binablog ko, nagsasara. Kaya ayun, shoutout sa Aquafilia, bakit yun nagsara? Wala na akong mabibilan ngayon. Grabe guys, 5.19 pa lang ng hapon. Friday ngayon ha, 5.19 ng hapon, tingnan nyo. Nakastampay na tayo dito. Hapon na hapon, napaka-traffic.
Kaya sa tumira sa probinsya, eh, walang mga wala kang mararanasan mga ganito, eh meron man once na blue moon ka lang mata-traffic eh. Pag dito sa city, talagang wala. Ubus pa siya sa traffic. So yun, siguro balikan ko yun pag nasa NLEX na kami. Woo! Amay ko rin pa rin. Yung amoy, yung kamay ko eh, amoy bawang at sibuyas pa din. Kasi nagluto tayo kanina guys ng pork steak kanina tanghalian. Dapat pala kumain muna tayo. Kumain muna kami bago kami lumarga. Kaya medyo gutom kami ngayon. Bawang. Bango. Next tayo, next stop natin is Shellamation na tayo guys, ha? Yan lang kayo, huwag ibitaw. Sa parking na namin kakainin yung ano, yung siomay. Sabi ko na nga ba tama, hinala ko, nasa ano siya? Nasa Shell of Asia, yung Henlin. Ayun o, tumbok na tumbok guys, so Henlin no. Kita nyo ba yan o? Go guys. Ako na lang muna bibili ha. Wala kasama si Kuya oh. Tumulo pa yung laway ni Kuya. Kuya, tulo laway ka Kuya. Ah, wag wala magbubukas ng pinto ha. Ako magbubukas, wait lang. Matamaan yung sakit sa gilid. Okay po, Daddy Han. Okay po, Daddy Han. At bibili muna kami ng siomay sa Henlin. Magutom na kasi ako, tsaka sila. Okay, wala nang mas. Okay lang. At least sila merong mas. Kaya, tara. Okay lang yan. Bibili lang tayo saglit. Kanina, kanta kayo ng kanta. 1, 2, 1, 2, 3, go! 5 little monkeys, Humpty Dumpty. By the 2-2-B and 2-2-2-B. Tama ba? Tama ba? Ito guys, nag-park lang ako 7-Eleven. Kain lang kami ng siomay tsaka ano, tsaka siopaw. Wow, laki ng subo ni Tintin po mga kaibigan. Bumili lang ako ng ano guys, tubig dito. Yes. Bumili lang akong tubig kasi nakipwesto tayo sa 7-Eleven eh. Wow. Pag natis na kayo guys na ito, isay na guys ang sojin kaya. Pag mahanghang konti. Ikaw? Ganun. Kain lang po kayo. Yung 12 pieces na rin, naging 3 pieces na lang ah. Nakakaisa pa lang ako ha. Oh. Hindi na, sa inyo na po. Bakit? Okay lang, sa inyo na. May siyabaw naman si Daddy, di ba? So, naka-one lang ako sa siyomay kasi may siyabaw naman ako. Pero yung dalawa. No! Pero pwede kayo kumagat sa siyopaw ko. Hindi na raw kaagat sa siyopaw, sa shop. Hindi na raw sila kaagat sa siyopaw ko. Kasi nakakaisang siyomay pa lang daw ako. Kaya solo ko na lang daw yung siyopaw, sabi ni Tintin tsaka ni Nathan. Okay lang? Good. Favorite talaga natin yan eh. Puro toya yung mouth. Ayan, ang dalawa. Ayan, ang dalawang boy. Tapos ako yung... Okay. Ayan si Kuya. Si Kuya, ayun. Binata na talaga eh. Pinuturo ako na kasi ganyan guys, bumili-bili sa mga tindahan. Kaya, minsan nahihiya pa rin pag pinapabili ko siya. Ngayon natututo nung bumili oh.